Magandang araw po sa inyong lahat. Welcome back sa aking kusina. So ngayon ay isang ulam recipe ang ibabahagi ko sa inyo na sigurado namang magugustuhan ninyo at mapapasarap kayo ng kain and of course mapapa-unlerize kayo sa sarap po nito. Ito po ay ang tinatawag nilang pork humba. So para po sa kumpletong listahan ng ating mga sangkap ay ilalagay ko po yan sa description box. So tara na, simulan na natin. Ipapakita ko muna sa inyo yung iba't ibang sangkap na ating gagamitin. At para po sa ating sangkap, narito po yung ating mga dry ingredients na gagamitin. So unang-una ay meron po tayo ditong 1 kilo of pork meat. Ayan po. And then, mas gusto ko po yung part na medyo may konting taba. And then, hiniwa ko po siya ng mas maninipis para po mas madali po siyang maluto. So, ganito po yung kanyang itsura. Ayan po. Mas maninipis siya, mas madaling maluto. So, nahugasan ko na rin po ito. Sunod ay meron tayo ditong 1/2 cup of brown sugar. And then, meron po tayo ditong minced na ginger. So, ito po ay optional. So, gusto ko lang po na naglalagay ng ginger kapag po nagluluto ako ng pork pang patanggal ng lansa ng ating meat. And then, meron tayo ditong 2 pieces ng sliced na onions. Pwede kayong gumamit dito ng red. And then, 5 cloves of minced garlic. Next ay meron din po tayo ditong 3 pieces of dried bay leaves and then salt to taste. Depende po yan, pwede nyo po siyang i-adjust sa prefer po ninyong lasa. And we have here whole peppercorns. Ito po ay 1/2 teaspoon and meron din po tayo ditong 1/2 teaspoon of ground black pepper. And then, gagamit din po tayo ng salted black beans. So, ito po ay 100 grams. Nabibili po ito sa ating mga grocery store. So, mamaya ay i-drain po natin yung tubig niya at huhugasan po natin ito and of course, i-strain po natin. And then, para po sa ating mga wet ingredients, narito po yung mga sangkap na ating gagamitin. Una po dito ay meron tayong 1/2 cup of soy sauce, 1/2 cup of vinegar, and then 1 1/2 cup of pineapple juice, any brand will do po. Ayan. And then gagamit po tayo ng 2 cups of water. Pwede nyo po siyang i-adjust kung gusto nyo po ng dry na pork humba. Pero sa akin po kasi ay gusto ko yung medyo may sabaw. Para po sa ating unang step ay magpainit tayo ng kawali and of course magpainit rin tayo ng konting mantika. Kapag uminit na ang mantika, una nating ilagay ang ating ginger if maglalagay po kayo. And then hayaan po natin siyang mag-golden brown. And by the way ay gumagamit po tayo dito ng high heat. Kapag lumabas na ang aroma nito, ay ilagay na natin ang ating mga pork meat. Tsaka natin ito haluin occasionally until sa mag-golden brown ang ating mga pork meat at lumabas na or maluto ito sa kanyang sariling taba or mantika. So, ayan na nga po siya, nag-golden brown na po. At huwag po nating mahintayin na maging chicharon or masunog yung ating mga pork. So, babawasan po natin yung ating mantika dahil masyado po itong marami. Hayaan muna nating nakapagilid yung mga karne at tara nang igisa yung ating onion muna.
until sa maging okay na ito, saka natin isunod yung ating bawang. Isunod na natin yung ating garlic. And then kapag okay na ulit ay ihalo na natin dito yung ating pork. Lutuin na muna natin ito for about 2 to 3 minutes. After 3 minutes ay tara nang ilagay yung ating pineapple juice, ang soy sauce, vinegar, black pepper, ang salt, and then ang ating dried bay leaves, pero i-crumple natin ang mga ito para po lumabas yung kanyang aroma. Tsaka natin ito haluin. So ngayon ay nagsisimula na po siyang kumulo. And lastly po ang ating water. So again, kung gusto nyo po ng dry na version ay pwede nyo pong bawasan. Gawin yung isang cup lang po yung tubig. And then, takpan po natin ito and hayaan natin itong kumulo for about 10 minutes. After 10 minutes po natin itong pinapakuluan, so ganyan po yung kanyang kalalabasan. And ngayon ay tara na pong ilagay yung ating strained and washed na black beans. Ganon din po ay ilagay na natin yung ating sugar. And then, tsaka natin po ito haluin para po ma-dissolve natin yung ating sugar. Pagkatapos natin itong haluin, hayaan po natin itong kumulo for another 10 minutes. And ngayon ay hindi na natin ito tatakpan para po medyo mag-dry out po ng konti. After 10 minutes po natin siyang pinapakuluan, ganyan na po yung kanyang itsura, medyo nabawasan na po yung liquid. And this time ay pwede ka na pong mag-adjust ng gusto mong lasa or alat, or pwede rin po kung gusto mo pa po siyang mas maging dry, ay pwede mo pong i-extend yung cooking time po natin. And now ay papatayin na po natin yung ating apoy and ready na po ito for serving. And so ayan, eto na po yung ating finished product na ating pork humba. Ayan po. So hindi na muna tayo magte-taste test po ngayon, pero I'm sure na magugustuhan nyo rin po ito. And I'm sure na napakasarap po nito dahil gustong gusto po siya ng kasama ko dito sa bahay. And kung gusto nyo pa po ng mas malambot na version po nito, ay pwede nyo po siyang i-pressure cook for about 15 minutes. Huwag nyo na po siyang pakuluan sa inyong mga kawali. Ayun lamang po, sana po ay nakapagbahagi ulit ako sa inyo ng konting kaalaman at sana po ay masubukan po ninyo ito dahil sinisigurado ko sa inyo na mapapa-unlearize po yung kakain po nito. You can also like and follow me sa aking Facebook page, Margielicious, for more photos, videos, and for more updates. Kung nagustuhan mo ang video na ito at kung bago ka lang dito sa aking channel, huwag mong kalimutang mag-like, mag-subscribe at i-on mo yung notification bell para ikaw ay panotify ko every time na mag-upload ako ng panibagong recipe. Ako pong muli si Marge and kita-kits po tayo sa susunod kong video. Thank you so much for watching. Bye!